Pinagpalang araw po sa bawat isa, tayo po ay nasa day 56 na ng ating online life class devotion and prayer. Kapatid, kamusta ang araw mo? Kamusta ang iyong puso? Ano yung mga tumatakbo sa isip mo for the entire day? I have an interesting question to all of you. Kung kasama kaya natin si Jesus, what are the exact thoughts that He is thinking at this moment? So, maaring hindi natin ito masasagot. But one thing is for sure, and we know that Jesus, while He was on earth, He never let His mind to be idle. And every word, every thought na kanya pong iniisip is according to the word of the Lord. And actually, in fact, sinabi sa John 4:34, "My food is to do the will of my Father." Jesus is never careless with His thoughts and His words because Jesus is an overcomer. And kapatid, so are we. And our topic for today is, I am an overcomer. Sabi pong ganon sa Numbers chapter 13, verse 30 to 31, ito po yung istorya kung saan si Moses nagpadala po siya ng 12 spies upang tingnan yung pinangakong lupa ng ating Panginoon. Sabi pong ganon, "Then Caleb silenced the people before Moses and said, 'We should go up and take possessions of the land, for we can certainly do it.' But the men who had gone up with him said, 'We cannot attack those people. They are stronger than we are.'" Alam po natin sa kwento na out of 12 spies, 10 po doon ang negative ang report kay Moses. But there are 2 men na nag-report kay Moses ng positive, and that is Joshua and Caleb. Alam po ni Joshua ang kakayahan ng Panginoon na maipanalo yung laban na to. Kahit po, literally, malalaki talaga yung mga kalaban nila, but Joshua knows kung gaano kalaki ang Panginoon na pinagsisilbihan niya. And aside from that, may pangako po ang Panginoon. At kapatid, ang pangako ng Panginoon ay pangako niya. Sinabi niya na yon. At sa atin pong buhay, marami po tayong mga mararanasang pagsubok. And sometimes those trials and temptations are bigger than us, according to our thoughts. Pero alam po natin, at kailangan po natin tandaan, that God is bigger than anything. At ang atin pong battle is the Lord's. Ang atin pong laban ay sa Panginoon. At dun po sa istorya ng dun po sa istorya po nila Caleb and Joshua, meron po tayong 3 bagay na makikita dito. Number 1, we cannot conquer that which we fear. Yung mga bagay po na kinatatakutan natin, hindi po natin 'yan masasakop. That's why ang strategy po ni Satan is to inflict fear in our hearts, inflict disappointments in our hearts, because he knows we can conquer everything because may pangako ang Panginoon that we are an overcomer. At ang kaya lang niyang gawin is to inflict fear sa atin pong mga puso. Pangalawa, we should always speak words of faith. Kahit na yung situation natin hindi maganda, we should always speak words of faith. Pangatlo, we should remove all grumbling and complaining from our vocabulary. Napakadali pong mag-complain. Magtumingin ka lang sa surroundings mo, marami ka nang makikitang ka-complain. But you know what? Those things that na nagko-complain tayo, hindi naman po yan matatanggal. Laging may mga bagay na ka-complain. But you know what? As an overcomer, we should remove all grumbling and complaining from our vocabulary. God will always fight the battle for us. Let us always remember that. At lagi pong may solusyon ang Panginoon. Kapatid, tapangan po natin yung atin pong kalooban. Hindi pa po tapos ang laban natin while we are still on earth. But remember that God is always with us, and God is for us, and God is ahead of us. Let us walk to the promise of the Lord. Sa sinabi po ng Panginoon sa Romans 8:37, sinulat po ito ni Paul. Sabi niya ganun, "You and I are more than conquerors." At dito po sa lesson na to, meron po tayong gagawin. Magsimula po sa araw na to,
hindi po tayo magsasalita ng negatibo at hindi po tayo magsasalita ng mga bagay na hindi po maganda. At hindi po tayo mag-iisip ng mga bagay na negatibo. Kung kailangan po nating itrack yung araw na to, gawin po natin. Itrack po natin sa planners natin, sa ating mga devotions. And pangalawang gagawin po natin, I will not just say na wag mong gawin to or wag mong isipin to, but we will replace it with declaration of faith. Marami po tayong mga nakasanayan, especially if we are facing a specific scenario ng buhay natin. Yung ating pong isip, may automatic response po yan, and sometimes it's negative. But right now, lalakaran po natin yung sinabi po ng Panginoon that we are an overcomer. At pagkatapos po ng video na to, you can call your cell leader, ask help from him or her, na sabihin po natin na siseryosohin natin tong exercise na to because we wanted to have a full life na binigay ng ating Panginoon. So remember kapatid, God is for us, He is not against us, and the battle is the Lord's. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord God, because we have Jesus who is an overcomer. Thank you Lord because you have overcome the world. At Lord, patuloy po kaming magiging dependent Panginoon sa inyo at isusurrender po namin ang buhay po namin sa inyo. Lord, kung sa area po na to, Lord God, ay medyo mahina kami, hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magpatulong sa inyo, Lord God. Tanggalin mo po yung spirit of fear, spirit of disappointment, spirit of discouragement, Lord, yung grumbling, yung aming pong mga nakasanayang pagreklamo, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord, na ito po ay patuloy naming ma-overcome every single day of our lives. Salamat, Panginoon, dahil your grace is enough in our weaknesses, Lord God. And Lord, we continually pray for our country. We continually pray for the authorities, the governing authorities, Lord. Salamat, Panginoon, sa wisdom and strategy na patuloy mo pong ibinibigay sa kanila. Sa amin pong mga spiritual leaders, Lord, thank you, Lord, for the boldness, for the anointing, Lord God, to serve the people, Panginoon. Salamat, Lord God, sa patuloy mo po, Panginoon, pagbibigay ng guidance. And Lord, that we can serve you, Lord God, the best way possible in these times, Lord God, in all the times of our lives. Lord, for those people who need healing right now, salamat, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pagpapagaling, Lord God, sa mga nakakaranas, Panginoon, ngayon ng sakit. Salamat, Panginoon, because you are a healer, Lord God. You are the greatest doctor, Panginoon. At Lord, muli po namin sinusurrender ang buhay po namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Amen, Lord God. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mula po sa Balatan, Camarines Sur, kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at God bless you. You can